Hello, nandito na naman ako. Pero bago ang lahat, paki-like, like na and share and subscribe my channel. Parang updated po kayo. Ngayon guys, papunta muna kami doon sa Gusnel at maghahatid kami ng box at isasama namin si Nakdina papunta sa doon sa taga Compostela nga unahan sa Perth. So mga mahigit mga isang oras yung biyahe namin habang naglalakbay kami at nagsasalita na ganito talaga ang buhay. At kahapon masamang pakiramdam, hilong-hilo, bigla na lang nahilo. Hindi ko alam kung anong nangyari, siguro sa sobrang trabaho at sobrang pagod na walang pahinga sa kakakayod mula umaga hanggang alas 12, kasi siyempre pa kami ng mga buti at saka lata. Ganyan talaga ang buhay dito para pambayad sa mga utang-utang sa Pinas. Kaya ngayon naman sa awa naman Diyos, marami kaming binibili ng mga gamit para sa mag-upa ngayon doon sa Pilipinas. Dahil sobrang init, kaya ang dagdag kami ng aircon at nagbili kami ng TV dahil sa request sa mag-upa sa bahay. Ngayon, gusto din nila yung mag-upa na may another mga curtain sa mga salamin-salamin doon. So, kasi ayaw daw nilang maraming request. Kaya sige na lang, kasi parang anong mga request sa mga namin, mga guest namin, at least meron na. Kaya yun, magbili na naman kami ng washing machine before stay yung sa August. Oo, kasi gusto nilang may washing machine kami, pero sila po ang magbabayad ng kuryente tsaka tubig. Kasi siyempre hindi natin alam kung ilan sila, kasi tatlo naman ang kwarto doon. So, sila ang magbayad ng kuryente, kasi di naman namin alam kung paano nila gamitin yung mga aircon, tapos may electric pan, baka gusto pa nila magamit ng electric pan at saka aircon. So, siyempre, sila talaga magbayad sa electricity, kasi mura lang naman kami yung paupa namin, guys. Oo. Kaya, yan. Kaya sobrang busy guys, kaya siguro hilong-hilo kasi maraming gastos. Nag-graduate pa yung apo ko, yung dalawang yung anak ko. Oo, kasi yung manugang at saka anak ko, yun pinapaaral ko ng caregiver, kaya daming gastos guys. Kaya siguro sa sobrang kakaiisip, ganito talaga ang buhay. Kaya siguro parang sa kakaisip at na yung sarili ko na napagod sa kakaisip, tapos may trabaho pa, tapos nag-isip pa na kailangan magsikap, mamuha pa ng lata at saka bote para pangbayad sa sa bahay. Oo. So at least kumita kami ng mahigit ng 1,000 sa pera namin. Nakabayad talaga guys. Pagdating sa pera din sa atin ay umabot ng 60 pesos yung kita namin sa lata at saka sa buti. Sobrang sa isinta. Kaya hinati-hati ko na lang yung sa isinta sa bahay. Hindi na lang dinaan namin ng monthly-monthly yung ang amin na lang, bigla-biglaan na lang yung pera. Kaya yun, sikap-sikap lang talaga. At least makabayad na. Makatulong-tulong talaga guys. Kaya siguro, sa kaisip, na yung sarili ko, parang hindi ako halos makatayo.
para akong sinisigura na hindi ko maintindihan. Sakit sa ulo. Ngayon, nakagraduate na, nakapaso na yung tatlo kong nang graduate, yung apo kong babae, tsaka yung anak ko, at least nakabayad na ng bahay. Sarili na naman ang mga isipin, kaya ngayon naglalakwat sa kami guys muna. Bigyan ang sarili maglakwat sa. Kaya lang panahon ngayon is umuulan at saka nag-winter na po kami dito. Kaya, ayan. Buti na lang yung asawa ko is mabait, masipag magmaniho. Kasi hindi nga ako na ayaw ko nga magmaniho kasi nakakapagod. Marunong naman ako magmaniho guys, kaya wala pa lang akong lisensya. Ay hindi na rin ako kumuha kasi ayaw ko yung ma-stress na naman ako pag hindi ako makapasa. Sakit na naman sa ulo at saka hindi ako makapupon. Mahirap na. Kaya ito, ang ganda-ganda ng lugar dito sa Australia. Kung panahon naman sa init is init. Kung panahon naman is tinglamig is talagang tanglamig. Malamig siya. At ito, makulimlim nga siya guys. Ilang araw na parang parang isang linggo na kami nag-ulan-ulan dito. Lalo na sa gabi. Malakas. Kaya yung ibang part sa Australia is talagang binabagyo. Oo, yung talagang iba dito kasi pag ano, pag umuulan kasi dito pag yung bagyo nila, yung parang yung bag, yung maulan dito minsan malakas yung hangin, akala mo may bagyo. Tapos yan maano talaga yung bahay, masira talaga pati yung bubong. Oo. Tapos may plodit-plodit din paminsan-minsan guys. Oo, kaya akala nga namin meron kami kagabi. Anong isang gabi? Sa awa naman ng Diyos. Oo, kasi sa ibang state ng Australia is na ano talaga yung mga bubong tsaka yung mga yung buong bahay talaga. Oo, kasi iba naman kasi ang mga bahay dito guys. Ang bahay dito guys is walang kabilya. Hindi kagaya sa atin na may kabilya, di ba? Dito wala ang kabilya guys. Oo, walang kabilya. Kaya sandali lang masira. Kung masira talaga buong buo. Buo talaga masira yung bahay. Oo. Kaya ito, nagkulimlim na naman. Kahit ang kulimlim guys, nangunguha pa rin kami ng buti. Nangunguha pa rin kami ng buti guys. Kahit ano, yung masamang panahon, nangunguha pa rin kami. Oo. Kaya lang, pag napuno na yung sasakyan namin, is aalis kami. Pero nung malakas na talaga, nako, sabi ko, ako na nagsurrender. Kasi yung asawa ko is mag-surrender. Yung asawa ko is magsabi na na, oh, it's raining now. Iyan, ang asawa ko minsan mag-surrender. Sabi na, it's raining now. Pero ako guys, hindi pa kasi inisip ko na makamarami pa kami. At saka, ambon-ambon lang naman. Oo. Kaya, hindi pa namin ano yung hindi pa ako gigilos niyan. Pero pag medyo malakas na talaga at dalang hangin, yun na talaga, surrender na talaga ako niyan. Oo. Kaya yun, nakapagbinta naman kami sa awa ng Diyos. Yun, kaya nga nakapagdagdag na halina naman kami sa dalawang gabi namin. Dalawang gabi yung labas namin, naka 152 kami, so idagdag namin pang bayad sa bahay. Diba? Walang sakit sa ulo kasi ang pira ng bayad namin sa bahay is galing sa lata. Diba?
So, parang ang pag-iipunan na naman namin ngayon, yung ipangbayad na naman namin ngayon, parang makabulto kami or next month pa, pero wala na kaming problema sa sasakyan namin kasi may pangbayad na kami galing sa upa. Kaunti na lang ang idagdag ko noon. So, meron na kaming pabayad sa sasakyan. Kaunti na lang ang idagdag, mga 2,000 na lang mahigit ang idagdag namin kasi meron na. Kaya, yan. Kaya ganun lang talaga, magsikap-sikap lang talaga, guys. Kung saan man kayo, yun ang advice ko sa inyo. Kung saan man kayo, huwag nyong ikahiya na manguha ng lata. Kung pwedeng bibilhin ng mga lata, buti sa inyo dun, ay manguha na kayo. Huwag nyong ikahiya yan. Ako ayaw kong mahiya, guys. Makapal talaga mukha ko, guys. Oo, bahala sila sa buhay nila. At least makabayad naman kami. Dahil siyempre may edad na ako, malapit na kaming ako, malapit ako magsasinta, kaya hindi na ako nahiya, guys. Eh. Hindi ako mahiya, guys. Basta ang gusto namin sa aming looking forward namin ngayon is pag matapos na yung bahay namin ng bayad, kasi dalawang unit yun, guys. Eh. Yung isang unit, magbabayad lang yun sa sarili niya pag natapos na yun ang bayad namin, equity at saka dadaw. At sinong gusto magkuha ng bahay sa Island, PM-PM kayo sa akin, message-message lang kayo, comments lang kayo sa aking Facebook, dito sa YouTube, comments lang kayo, parang makakuha din kayo ng bahay sa Island. Oo. Mura lang, guys. Mura lang ba, guys, ang bahay doon. Oo. At saka sure yung ano natin, ahinti natin na maglalakad sa mga papel-papel doon. At saka kung meron kayong pag-ibig, makaloon din kayo ng pag-ibig. Kung meron kayong pag-ibig, oo. Kung mga OFW, baka gusto nyong magkuha ng bahay, yun. Meron ng bahay na ano, guys. Saka pwede nyo paupahan, guys. Tulong-tulong sa inyong bayaran every month. Oo, ganun na lang ang gawin nyo. Kasi, hindi tayo habang buhay magtatrabaho, guys. Hindi talaga tayo habang buhay magtatrabaho. So, yun ang mag-invest. Mag-invest tayo. Mag-invest tayo para magkaroon tayo ng sariling negosyo. Negosyo-negosyo natin, guys. Kaya, sana nagustuhan nyo at ito na lang ang aking video. Sana na napulutan nyo ng aral. Ang hindi pa naka-like, like na, and comment and subscribe my channel para updated po kayo. Bye for now.